idaldal mga kababayan ng China, hindi naman pakali, napraning na. Gil ni Mao Ning, yung spokesperson ng ano, Chinese Foreign Ministry, hindi mapakali po. Parang sinisilaban yung point. Na-checkmate kasi po mga kababayan ng EDCA sites. Hindi sila mga kababayan ngayon makaporma. Hindi na sila makagalaw ng buwelo. Kasi mga kababayan, may puwersa na tayo. Di ba? We have America on our side. And later mga kababayan, sasama na rin yung Japan to protect the region. Plus, yung ating mga kaibigang members ng ASEAN. Kaya hindi po mapakali ngayon yung China. So sabi rito sa balita, China believes the Philippines' concern over protecting the sea lanes of commerce in the West Philippine Sea as it moves to establish an enhanced defense cooperation agreement EDCA site with the United States is uncalled for. Paano ninyo nasabi na uncalled for? Hindi kailangan sa inyo, hindi kailangan sa amin po, kailangan namin. Kasi you are doing a creeping invasion sa aming territory. Huwag kami, mga Chinese, pati nga yung mga bayan-bayan namin dito, mga lungsod namin dito, in-infiltrate na ninyo. Lahat na may mga Chinese, yung nakontento na yung mga mamamayan ninyo nandito dito na sa Pilipinas. Yung negosyo namin dito, dominated ng mga Chinese. Hindi nga kami umiimik. Okay lang sa amin. Tapos hindi kayo makontento, pati yung mismong territory namin diyan sa West Philippine Sea, gusto ninyong kamkamin, sumusubra na kayo. Di ba? Inayaan namin kayo makapaghanap buhay at maging bilyonaryo dito sa aming bansa. Naging customer ninyo, mabuting customer, ang tawag nga, Soki. Soki, kumusta Soki? O di ba nagsipagyaman kayo dito sa amin, yung mga Chinese? Pagkatapos, ngayon, imbes na magtanaw kayo ng utang na loob sa amin, anong ginagawa ninyo? Gusto ninyong kamkamin yung aming territory? Ay, hindi kami papayag sa ganon. Sumusobra na kayo. Nagibagbarkada sa inyo yung aming dating Pangulong Digong. Oh, at lahat ng favor, binigay na sa inyo. Lahat na lang ng mga, no, ng mga big-time projects dito sa amin, kayo na yung ini-award na sa inyo. Di ba? Yung market namin, flooded ng mga Chinese made products na madaling masira. Kaya kayo, yumaman ng yumaman kasi yung mga produkto ninyo madaling masira. So, bili kami ng bili. Yaman kayo ng yaman. Abang kami rito, gastos ng gastos sa mga produkto ninyong madali masira. Masyado kayong abusado eh. O ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, biglang lumiko papuntang Amerika. O taranta kayo ngayon, napapraning na kayo. Daldal kayo ng daldal. Sabi rito, as to protecting sea lanes of commerce in the South China Sea, I believe the concern is really uncalled for. Anong uncalled for? Nandiyan palagi yung ano? Yung mga warships ninyo? Yung navy ninyo? Ang gawin ninyo, yung back off, umatras kayo. Di ba? Pag hindi kayo umatras, tatagta rin namin ng nuclear ano, deterrence yung aming territory. Tatagta rin namin. Bakit? Pag pumasok kayo, di, ubos. Ayaw man namin makipag-away. Kayo yung nagsimula ng tensyon. Ang problema pa sa inyo dyan sa China, binabaliktad ninyo kami rito. Bakit? Ano na yung kinamkam namin, territory ninyo? Sige nga, nagsamantala ba kami sa inyo dyan sa China? Yung aming mga mamamayan ba ay may ginawang pang-aaboso sa inyo? Yung aming gobyerno ba may ginawang pang-aboso sa inyo? Pero kayo, ang dami ninyong pang-aboso yung ginagawa dito sa amin, sa aming bansa. And yung latest, itong ginagawa ninyo sa West Philippine Sea. Kaya normal sa amin din na gagawa din kami ng mga aksyon to protect our interest. Di ba ganon? So sabi mga kababayan ng China, there is never any issue with freedom of navigation and safety in the South China Sea. Anong walang ano? Walang issue? Ang daming issue. Ang issue mismo, yung presence ninyo dyan. Naglagay kayo ng permanent military base at yung kalupaan na kinalalagyan ng inyong military base dyan. Galing pa sa amin yung lupa. Galing sa aming mga bundok. Ayun.
Yun ang ginawa ninyong ano, artificial islands. Napakasinungaling ninyo. Sasabi rito mga kababayan ni Mao. This came as a response to the Department of National Defense statement that the plan to establish Edgar sites with the U.S. in four locations in Luzon aims to further improve the Philippines' capabilities to protect its national interests and contribute to the collective defense in the region, including protecting sea lanes of commerce in the South China Sea. So, dito siya nagre-react mga kababayan sa mismong statement ng national defense natin po. Mao emphasized that China and ASEAN countries have both the will and the capability to safeguard peace and stability in the South China Sea, stressing that there is no need for unwanted interference by forces outside the region. Ang gusto ninyo kasi, huwag kaming pasaklolo sa Amerika para talo-talonin lang ninyo. Bubuli-bulihin lang ninyo. Kasi we do not have military capability. Kasi yung mga previous administrations na in-infiltrate ninyo, yung mga leaders, dinoktrina ninyo na maging kampi sa inyo, ayun, pinahina yung aming military capability. Di ba kayo yung may, ano, kayo yung nanggatong sa political, ano, turmoil dito sa aming bansa, decades ago. Kayo yung nasa likod eh. Pinag-away-away ninyo yung mga Pilipino. Ayun, tinalsik yung dating strongman namin, si Apo Lakay. At nang pumasok, mga kababayan, yung si Kurikong, ayun, pinahina. Paano hindi painain yung ating ano, military capability? Si Kurikong po. Nagawang ko. Di ba? Kung ano, Mr. Maravillas, ano? Chinese maga sila po. Mga kuwang ko po, Chinese. Kaya yung slogan ng mga ano, ng mga Aquino at mga kaalyado nila, lalo si Cardinal Sin, Chinese din. Never again to Marcos. Kasi si Marcos po, Maharlikan. Original Pinoy. Laing Maharlika. Di ba? Kaya doon po sa ano, sa pelikula na ano nga yon, yung martyr or murderer, makikita ninyo doon from the very beginning, mga binata pa sila si Ninoy Aquino at si President, ano, hindi pa siya presidente noon, congressman. May competition na mga kababayan. Ang competition po nila kay Imelda. Kaya wag kami po, kaya kami rito, ang aming battle cry, never again sa mga dilawan. Kasi kalyado ninyo. Kalyado ninyo ang mga Chinese. Napakalinaw po. Si Cardinal Sin, Chinese. Si Kurikong, Chinese. Sila mga kababayan ang dahilan kung bakit humina yung ating armed forces, yung ating bansa, yung military capability ng ating bansa. Kaya sila natataranta ngayon. Nang umupo, mga kababayan, by landslide votes, si President Bongbong Marcos, na iba yung patakbo sa ating bansa. Bumabalik tayo bilang isang malakas na bansa. Kaya napapraning yung, ano, napapraning yung China ngayon. Gusto nila, maina lang tayo para patuloy ang kanilang pag-advance at pagsasamantala dito sa atin po.